pong Pinay na naninirahan dito sa Amerika. At ito po ang aking magulong pamilya. Pupunta kami ngayon sa library. And then, mag-story time lang yung mga bata. I think we will be there for about an hour. And then, babalik na kami sa bahay para mapag-start na tayong mag-pack ng mga orders. Konti lang yung ipapack. So, may iba akong gagawin mga trabaho. Ipapakita ko po yan sa inyo mamaya. Friends, nakabalik na kami dito sa aming tinda-tindahanan. Magpapak na ako ng orders. Ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung aking mga nabenta today. Nakabenta ko ng dalawang item dito sa Mercari. Ito ang nabenta ko sa Mercari. Isa siyang wall decor na pineapple. Ito naman, Mercari din. Sandamakmak na mga paper holder. Parang paperweight. Yan. Mga, ano siya, 9 na piraso. Tapos ito naman, nabenta ng aking Josawa, meron siyang sariling eBay account ng mga 3D printed products niya. Ayan, dalawang set na benta natin. Tapos ito sa Poshmark, nakabenta ako ng isang reading glasses. Nagbebenta na ako ulit sa Poshmark with the help of my virtual assistant siyang nag-a-assist sa akin dyan. Tapos ito naman mga eyewear, sunglasses, reading glasses, blue light blocking glasses. Ito blue light blocking glasses na pangbata. Tapos nakabenta tayo ng isang set ng 6 na pirasong nail polish, isang eyeliner na may kasamang pantasa at dalawang hair color. Ayan yung mga health and beauty products natin. eBay, ito eBay din. Ito ay wall accent na parang adhesive art. Ano ba? Sticker sa wall, ganyan. Yan ang itsura niya. Para siyang chandelier. Tapos nakabenta tayo ng isang unan, isang set ng mask, tapos isang sando yan, sando or t-shirt. T-shirt, tapos dalawang set ng light bulbs, ayan, magka-separate na order. Isang set ng tea lights, ano pa ba? Yan, ayan lang nabenta natin sa isang eBay account. Ipapako muna tong lahat ng order na to, eBay, Poshmark, and Mercari. And then after nyan, ipu-pull out ko naman yung mga Amazon and Walmart orders. Ayan, tapos na ako mag-pack ng mga eBay orders. Ayan na sila, yung mga pinakita ko sa inyo. Tsaka ayan pa. And then, ito yung mga nabenta ko sa Walmart. Itong dalawang lotion na yan. Tapos, yung lahat ng nail polish na yon, 5. Tapos, ito namang lahat ng itong nail polish ay sa Amazon. At saka itong tatlong Pokemon na necklace. Ayan, ang ating ipapako na sila. And anyways, friends, a few days ago, gumala kami ng aking pamilya. Pumunta kami sa North Carolina Aquarium. Parang 2 to 3 hours away from here, gumala kami. Initially, nagplano talaga ako na i-vlog yun. Kumbaga, isang one full vlog about parang travel vlog, diba? Minsan nagaganon ako, travel vlog ang peg. So, inumpisan ko yung vlog na yun na good morning, ganyan, na papunta na kami sa ganito, blah, blah, blah. Kaya lang, nung nandun na kami, medyo nahirapan na akong mag-vlog. Kasi unang-una, medyo nahihiya-hiya pa ako sa public. Alam mo yung nahihiya akong mag-vlog, na mag-usap sa camera, ganyan. Mas normal sa akin yung binibidyohan ko yung mga bata kapag nasa public kami. Kasi that's more normal, no? Na parang gusto mo lang, videohan yung kakyutan ng mga anak mo, ganyan. Pero nahihiya pa talaga ako mag-vlog. Pangalawa, kasi nga, public area siya, medyo paranoid na nanay ako. Ayoko usually mahati yung aking attention. So most of the time, talagang syempre ang priority ko is their safety, na huwag silang makidnap, ganyan. Kaya hirap din ako mag-vlog. So at the end of the day, dun sa travel vlog na yun, ang kaunti lang ng aking video, hindi ko masyadong naipakita yung aming gala. So sabi ko, hindi ko na to i-vlog, hindi ko na to i-gagawan ng vlog or video, parang ganun. And then na-realize ko, madami akong ganung moment na parang nagbago yung isip ko, hindi na ako mag-vlog kasi
kulang-kulang yung vlog. And if you are one of my subscribers from the beginning, you know, na-mention ko na to before, na ang goal ko talaga, why I want to have this YouTube channel, is so that I can share and help some stay-at-home mom like me na gusto rin kumita, kumaga ma-inspire at matuto from me, na pwede kayong kumita kahit na kayo ay stay-at-home mom if you want to have your own income, ganyan, parang extra income, extra money, ayan. That was my goal. So, part of that is I feel like dapat maipakita ko kung paano ko binabalanse yung mga trabaho sa bahay. Dapat maipakita ko yung paano ko maalagaan ang aking mga anak kahit na busy sa business, or paano ko mapatakbo ang business kahit na may topak ang mga bata. Kumbaga, I should be able to share good and bad days, 'di ba? Yung mga vlog ko pala is kulang. Kumbaga hindi ko na share yung mga bad days. May mga araw na hindi tayo productive, may mga araw na tamad lang tayo, may mga araw na syempre may topak ang mga bata, hindi ako makatrabaho para sa business. So na-realize ko na marami akong ganong araw, and I feel like I should share more of that. The problem is, ang pangit pala mag-vlog kapag ka wala ka sa mood. So 2 days in a week nagva-vlog ako. And usually pinipili ko yung mga araw na mag-alam ko magiging productive ako, kasi nga gusto kong ipakita yung mga magagawa ko para sa business, ganyan. That araw happens to be like maybe I'm on my period, or maybe I'm just not into it, then I will not vlog. Hindi dahil ayokong ipakita na malungkot ako, hindi dahil ayokong ipakita na wala kaming ginagawa, hindi dahil parang ayokong ipakita na hindi kami productive, kundi dahil I just don't feel like it. Alam niyo, wala ako sa mood. So, sad ako. Parang ganon. So, I don't want to vlog. So, yun nga, naisip ko, pati siguro yung ibang mga talagang mga vlogger, yung mga big time influencer, siguro ganon din sila. Kaya sila na pagbibintangan na parang, I mean, nakikita ko lang to dati sa social media. Parang sinasabi, oh, yung mga nakikita nyo sa Instagram, fake yan. Ay, yung mga nakikita nyo influencer sa TikTok or whatever, fake yan. Hindi yan sila totoo. Hindi naman talaga ganyan ka-perfect ang buhay. I don't think that they are hiding the negatives. Okay? I don't think they're trying to say na perfect ang buhay nila. It's just more natural na mag-vlog na ikaw, kapag ikaw ay masaya. So, pag malungkot ka, alangan namang mag-chika-chika ka pa na ganyan. Although, syempre may ibang vlogger na talagang na-comfortable sila sa ganun. Na parang kahit malungkot sila, or kahit pagod na pagod sila, mag-vlog pa rin sila. Especially if it's a job. Especially if it's one of their parang ano na main income. Bilang nag-vlog na nga din ako, ayun yung aking realization. Kaya minsan mahirap din talagang mag-judge, no? Kasi hanggat hindi mo alam. Yes? Yes, baby. Ayan na. Diba, gaya nito. May mga abala na. Ipakita natin na nga abala siya. Mami. Yes, baby. Hug. Okay, wait lang. Asan daddy mo? Ha? Huh? Asan si daddy? Andrew, say hi. Andrew, want hugging. Kiss mami nga. Where does it hurt? Knee. Your knee? Yeah. Ay, nadapa ka. Oh, my baby. Ah, sige, hug na si mami. Hug na. Sad ka. You want to drink water? Bakit? Pagod na ikaw. Ay, gusto mong pop? Pop? Yes? Ah, sige, bibigyan kitang pop. Anong mami? Mami. Oh. Oh, pop, pop tayo. Oh. Ready? 1, 2, 3, go. Pop. Mami. Andrew. What are you guys doing? What is that, daddy? It's a... Whoa. Starch thing. Whoa. Oh, it looks like that? Yes. Ah. Tools, for the tools. I'm surprised you didn't print it instead. It's cheaper this way, right? I think so. Daddy assembling. Kami ay tapos ng mag-lunch at magpahinga. Siguro mga 2 oras na pahinga. Ngayon, nasa labas ulit kami. Oh, you're trying to help? Wow, it's so cold.
What should mommy do? Naglalaro ang mga bata sa labas, tapos naisip ko, mag-work-work ng konti. Tapos ligpit-ligpit lang, kakaligpit ko, nagkaroon na ako ng malaking space dito. So yung mga nandito kanina, inakyat ko lahat. So kinompress ko yung mga product na yan. So meron na akong space para sa kung ano man yung kailangan ko pang i-organize. So that's really good. And si Javi, done! That was fast. Yeah. That is nice. And of course, while my husband and me is being productive, this is what they did. Yeah. Okay. All the mess, yeah. It's okay. Must be fun, huh? Oh my God, Luca! He did? What did he do exactly? He helped me put on the wheels. Yeah. He would screw on the nuts, mm-hmm. on the screws. That's pretty much it. Cool. I like the colors. It's a Philippine flag color, all these three. Well, you know what? Most flags have that color. It must be destiny. Nothing. 34. You could ice manage. I know, I saw it earlier. Oh wow. Wait, I'll show. People are like, you guys are so like noobs, gardening noobs, right? Yeah, it's growing. So my husband is kind of teaching Lucas about plants. Ayan ang aming plantilia. So daddy, are you gonna move this into another bigger pot or something? Maybe not. No? Because you'll just cut them off and oh, really? Cut the tops and let them regrow and cut the tops. Oh, okay. So pagdating sa science class, kahit ako yung totoong science teacher, I leave it to my husband para kay Lucas. So kapag nag-homeschool kami, wala kaming subject na science kasi si daddy na ang bahala doon. Tapos kung ano lang yung gusto niyang ituro, very ano lang, random. Yes? Mommy! Oh. Here you go. These are your special screen. Oh, special screen. For me? Yes, special. Mommy's special. Oh, it's my passport. Screen. Yes. Oh my God, it's my passport. What is this? Where did you get this? From Daddy. Daddy checked the mail, and there was the. Oh. Yes, I have U.S. passport now, Daddy. Yeah. Let me check. Wow! Oh, yeah! It's my passport. Now we all have blue passport. Ayan ang aking pagmumukha. May passport na ako. Yay! Ang saya naman. Kala mo naman magagamit. Hindi naman kami uuwi. Matagal pa kami makaka-uwi ulit ng Pilipinas kasi ang mahal. Wala pa kaming ipon. Anyways, Daddy, look at the plate. Phil-Am. Siyempre, proud Phil-Am tayo, no? Aray ko po. Because that one is already fading. Huh? That one is already fading. Give it to me. This is also Philippine and US flag na parang blend. Wala na, kupas na. So that's a new one. A lot of Filipinos actually put some kind of a flag like that in their cars some way or another. Yung iba parang nakasabit yung mga flag sa loob ng sasakyan or sticker sa mga window, ganyan. So dito sa Amerika, maraming Filipino na ganun. So ako, iyan ang nilalagay ko. Tapos kapag kami nakikita ako na parang mga Filipino na ano, minsan nang bubusina sila. Pag alam nila na Filipino ka din, ganyan. Dahil sa mga nilalagay mo sa car. Hindi naman lahat, pero I don't know, it's just nice to see kababayans around, diba? Yay! Thank you, Daddy! Alright, nandito na tayo sa loob ng bahay. Okay na yung mga batang maglaro, sana hindi na ulit sila lumabas. So maglilinis muna ako ng kusina. Kasi si husband ay siya ang nag-prepare ng dinner. So nagluto siya ng roast beef. So nasa oven na. In 1 hour, magre-ready na yon. Pero dahil nag-prepare siya, syempre, madumi ang aming kusina. Kaya, mag-lilikpit tayo. Later.
Ako ay tapos nang maglinis ng kusina. Eh, nakita nyo naman, ang linis-linis na, di ba? Proud lang. Actually, yung hinugasan ko kanina, mula pa yun breakfast at saka lunch na mga ginamit. So finally, nakapaghugas ako bago mag-dinner, di ba? Nagawa ko yan habang si Ryan ay naglalagay or finifix niya yung flag namin dun sa harapan sa front porch. So, nandun yung mga bata, parang binabantayan niya rin habang ginagawa niya yun. Tapos ako ay naghuhugas ng pinggan. So ngayon, tapos na siya, nagliligpit na siya sa labas. Ako naman ay nagbabantay sa mga bata na naliligo, nagbabath time sila. So habang nasa bath, nagbabath sila, ako ay maglilinis ng CR. So yun yung actually, yung CR ay nalilinis ko every time na binabantayan ko sila. Multitasking ba? So nagbabantay habang naglilinis ng CR. Tapos magsasalang na rin ako ng labada kasi hindi ako nakapaglaba kahapon. So, uunti-untiin ko na, maglalagay na ako ng labada habang bago ako maglinis ng CR. So, hindi ko lang mapakita yung CR kasi syempre yung mga bagets ay nakahubad. Are you okay, Lucas? Are you okay? Look at your lips! It's so purple! And then, Andrew's dinner time. Look, look! You have the whole pizza toy and he's cutting it like he's actually gonna eat it. Is that okay, actually? Andrew, that's not what we're gonna eat. We're gonna... That's, I'm gonna break your... Some rice and then some beef. Some rice and the beef. There you go. Si Andrew hindi masyado mahilig sa kanin. Ayan, si Lucas okay naman. Si Andrew hindi masyado mahilig sa kanin, pero malakas siya sa gulay. So, that's okay pa din. Ako naman, syempre, rice is life. Thank you, Daddy, for the roast beef. We're just waiting for the gravy. But the kids probably won't have gravy, so they don't need to wait. But, yeah, almost there. Anyway, friends, maraming salamat sa mga sumubaybay. Kanina nakasalang pa din ang aking labahin. It's 8 p.m. So, mahaba pa ang gabi kasi magtutupi pa ako, maliligo, and all that. Yung mga bata nakaligo na. So, okay na. But marami pong salamat sa mga nanonood. Sana pa rin kayo magsawa sa Mezzy Life. Till the next video. Bye! Don't forget to subscribe! Ano? Don't forget to subscribe our channel.